Ito yung mga hindi nawawala sa mga lumang action or action comedy movies dito sa Pilipinas dati. Bakit may filter? Wala lang, tanggalin na natin. Una syempre, yung mga bidang action star na required na naka-denim or leather jacket. Utik, kahit ako na mahilig mag-jacket, honestly speaking, ang hirap mag-jacket dito sa Pilipinas sa sobrang init eh. Pero baka dati malamig naman, no? Ito, big brain move, ginawa niyang sleeveless, oh. At least leather pa rin, di ba? Sunod yung leader ng mga goons tapos kalaban ng bida na kadalasan politiko tapos may bigote. Basta may makapal na bigote tapos naka-leather jacket, ayun na yung kalaban. Tapos yung mga goons nung kalaban, mapapaya tapos maliliit, tapos yung silbi lang nila sa may movie ay magulpi ng bida. Siyempre, kung may mga kalaban, meron ding mga kakampi at dito nga papasok yung mga sidekick tsaka yung leading lady ng action star. Yung sidekick kadalasan sobrang opposite siya ng bida. Komedyante, mas maliit, mas mahina at hindi gaanong katapang pero kaya niyang gawin lahat para doon sa kaibigan niyang bidang action star. Tapos yung partner ng bida, kailangan sexy star. Ewan ko ha, siguro for male gaze din ng mga panahon na yon. Balik tayo doon sa mga goons. Kadalasan, yung una nilang away doon sa mismong bida, kadalasan nasa may karinderya or nasa kanto habang nagiinuman. Tapos dito sila magkakasagutan in rambulan. Siyempre yung ending nito, laging panalo yung bida. Pero ewan ko ba kung babayaran niya ba yung mga nasira niyang mga bangko or yung mga plato dito sa karinderya na to. Ang medyo nakakainis lang sa mga fight scenes dito or kahit sa mga fight scenes pa rin hanggang ngayon dito sa may Pilipinas, laging halatang nag-aantayan lang eh. Alam mo yung isa-isa silang umaatake kahit napakadami nila. Nakakainis kasi halatang-halatang nag-iintayan sila tapos ikaw na nanonood, mapapasabi ka na lang na magsabay-sabay kayo! Kasi gulpi naman yan kung sabay-sabay silang umatake. Ito syempre hindi ito nawawala. Yung taguan ng mga kalaban or nung mga goons, laging nasa isang lumang warehouse or talyer. Ito lang ba yung required na hideout dati? Kadalasan naman mayaman yung mga kalaban eh. Bakit hindi na lang sila sa mga opisina or mga building? Para mas safe, di ba? Tapos syempre, hindi mawawala sa mga warehouse na to yung mga putukan or labanan sa may ending. Ang nakakatawa pa dito, hindi sila halos nauubusan ng bala, hindi nga pinapakita nagre-reload sila eh. So ano yan, naka-full clip? Tapos sobrang dami mong maririnig ng mga beng-beng, tapos wala namang masyadong tinatamaan. Ang dami na ng mga pinapaputok nila, wala pa rin tumama. Ano yan, mga stormtrooper? Tapos kadalasan yung tunog ng mga sound effects dito pag tumatama yung mga beng-beng doon sa mga bakal-bakal, yung pting, 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 pting. So nakakainis pa dito, medyo ginagaya nila yung mga horror movies eh. Kung kailan kailangan nilang magkakasama, tsaka sila naghihiwa-hiwalay. Tapos ang mangyayari, iba-iba yung mga labanan nila. Minsan okay naman to sa mga action comedy na makikita mo magrarambulan sila tapos matatalo nila yung mga goons na ang lalaki ng katawan in some nonsense way. Siyempre, pinakala, sa sobrang tagal ng rambulan nila and sobrang ingay, yung pulis, lagi silang darating pag magki-credits na. Yung kung kailan magkakayakap na sila tapos palabas na sila ng warehouse, doon lang biglang darating yung mga pulis. Like ano yun?